Kamusta po ulit mga kaibigan? Ngayon po ay gagawa ko ng video tungkol sa iba't ibang klase mga headphones na ginagamit ko. Kung natatandaan po ng ilan sa inyo, nung nakaraan ay meron akong ipinost na tungkol dito sa ginagamit ko na studio headphones. Yung nga po, ito yung Audio Technica na ATH M50X. Okay? Kaya po ako nagpost nun, tsaka kaya ko rin po naisipang gumawa ng ganitong video. Dahil may mga nababasa po ako minsan na nagsasabi na pangit siyang headphone na yan. Mahina yung bass niyan, walang panama sa Beats by Dre yan na headphones. Okay, ngayon, kaya ko po binanggit yung brand na yan, yung Beats by Dre ay wala po, hindi po kontra dyan, lilinawin ko lang po sa inyo, wala pong problema yan. Ang totoo sa yun, nagagandaan po talaga ako dyan sa headphone na yan sa brand na yan. Pero talaga pong hindi po siya para sa akin, kaya po niya hindi ako bumibili. Okay? Ulitin ko po, pasintabi po sa mga merong ganyan. Hinalimbawa ko lang po yung kasi yun po yung kadalasan na nakikita ko ng mga comment na ikinukumpara nila tong headphone na to doon sa Beats by Dre, kahit yung sa studio na version nila. Okay? So, papaliwanag ko po sa inyo lahat yan. Ito po, sabi ko po sa inyo, ito yung ginagamit ko pang sa aking studio dito, sa aking home studio. Ito naman mga nasa kaliwa o nasa kabila ay hindi ko lang kung kaliwa o kanan kasi nakaharap yung camera . Pero ito pong nasa kabilang to, ito po yung mga tinatawag na consumer headphones. So ibig sabihin yung mga consumer products na pwede mo lang madali mo mabili sa iba't ibang mga tindahan. Okay? So explain ko po sa inyo. Ngayon, bakit nga ba naisipan kong gumamit ng ganito na napakaraming taon na? Hindi ko na po alam kung ilang taon ko na ginagamit itong brand na to at itong model na to. Kung kayo po talaga ay music producer o studio sound engineer, lilinawin ko lang po studio sound engineer. Okay? Iba po yung sound engineer sa mga live situations, katulad sa mga concerts, sa mga mobile, mga nagtitimpla ng tunog, mga sound system, mga lights and sound system. Pareho po sila ng trabaho, pero may pagkakaiba po ng paraan para gawin nila yung mga trabaho nila. Yung sinasabi ko po ay studio sound engineer, okay? Kung kayo po talaga ay music producer at talagang studio sound engineer, dapat alam niyo yung mga tamang paraan para magawa niyo ng tama yung trabaho ninyo. Tama po ba? Dapat po kung kayo ay music producer o halimbawa, magtitimpla kayo ng mga sarili niyong tugtog, mga ni-record niyo, sabihin yung sarili niyong gawa, dapat po humanap kayo ng tamang timpla ng studio monitor nyo tsaka ng headphones nyo na gagamitin. Kasi kung kayo po ay gagamit ng mga katulad ng mga ganito, ito pong mga to, yung mga katulad ng mga Beats by Dre na yan, ulitin ko po pasing tabi po, wala po akong problema dyan sa Beats by Dre na yan, nagagandahan po ako dyan, talaga pong hindi lang siya para sa akin. Okay? Ito pong mga ganitong klase, makapansin nyo, iba-ibang klase mga ginagamit ko na headphones, ito po ay mga nakatimpla na yung tunog neto. Okay? Maganda na yung bass niya, sakto, magandang-maganda yung kalansing. Ibig sabihin, timplado na, maganda na yung tunog niya. Kaya ito naman po, yung sinasabi nila na flat ang tunog o yung mahina, halimbawa yung bass. Talaga pong ginawa yung mga ganitong klaseng headphone para sa studio, okay? Kaya po meron na, kaya nga po flat frequency response ang kailangan nyo sa isang studio. Kahit studio monitor, kahit hindi headphones, ha? Kasi para matimpla nyo ng tama yung tunog ninyo. Ibig sabihin, para mapalabas yung gusto nyo mismong klase ng tunog. Okay? Kaya po flat ang... Hindi yung flat na tunog lata. Okay? Kaya po ginawa nyo ng flat ang tunog nito. Ibig sabihin, balansin-balansin yung bass, yung mid, tsaka yung high niya. Okay? Hindi katulad ng ganito na templado na minsan nga sinasobrahan pa nila yung bayo . Yung bass. Okay? So yung pong diferensya nilang dalawa. Kaya po flat ang ginagawang tunog ng mga manufacturer sa mga ganito ay para matimpla nyo ng tama yung tunog ninyo. Kung syempre, balancing nga po . Sakto-sakto yung bass, yung mid, tsaka high niya. Ngayon, pag minimix daw nyo na yung tugtog nyo, halimbawa yung magmamaster na kayo, gusto nyo lakasan yung bass, halimbawa, madali nyo silang mamomonitor mismo kung gaano kalakas tsaka gaano kahina yung gusto ninyo. Tapos yung final na maririnig ninyo, yun po yung lalabas sa itinimpla ninyo mismo na na tunog. Okay? Yung mga ganito naman po, mga katulad ng mga Beats by Dre na yan, ganito nga pala.
minsan may makikita kayo sa mga studio eh, na katulad siguro nung nag-comment kasi medyo bata pa yung nag-commento sa akin, parang mga nasa 20 plus pa lang eh, na pinost na pa yung picture nila sa studio nila na meron siyang suot na Beats by Dre. Kung may nakikita po kayo na ito po ah, sa ano ko lang to, opinion ko lang to, tsaka yung pagmamasid ko lang to. Kung meron po kayong mga nakikita ng mga sikat na artist, okay, mga kilala mga kahit rap artist o singer na gumagamit sila ng headphone sa studio, yun po ay ginagamit nila para lang ano, mag-monitor sila ng ano, nung sasabayan nila, okay? Iba po yung ginagamit ng mga talagang sound engineer na pangtimpla. Minsan may gumagamit nga talaga ng mga Beats by Dre sa mga studio, pero yun po ay para lang marinig nila yung sasabayan nila na tugtog. Wala pong problema yun kung ganun, okay? Yung sasabayan nyo lang, siyempre kailangan may guide kayo para masabayan nyo yung ng rap, yung halimbawa yung beat o yung kung kumakanta kayo. Wala pong problema yun, kaya po may mga nakikita kayo ng mga kilalang artist na ganun. Pero pagdating po sa timplahan, ay hindi po, ito po ah, hindi ko po sinasabi na talagang tamang-tama ako. Siguro mga 80 o 90% ng mga sound engineer, studio sound engineer ay hindi Beats by Dre ang ginagamit nila. Alam mo, sa totoo nga lang, hindi lang ako nagsasabi na ito eh. Si Dr. Dre, kanyang brand yung Beats by Dre niya, pero ni minsan, wala akong nakita na siya mismo ginagamit niya yung brand niya sa pagtitimpla ng tunog niya. Okay? Ginagamit niya siguro pang monitoring lang pag may gusto yung sabayan. Pero wala po akong nakita o tsaka nakitang video na ginagamit niya pantimpla mismo yung brand niya. Okay? Kasi nga po, yung mga ganito ay enhanced na yung tunog. Ulitin ko po, enhanced na. Ibig sabihin, talagang tinimpla na nila, pinaganda na nila lahat, pinalakas yung bass. Kaya po ang nangyayari yan, marami pong mga marami pong mga nagko-comment sa akin, nagtatanong kung bakit daw maayos naman yung pagkakatimpla nila ng tunog nila. Pero nung iplinay na nila sa kotse, halimbawa, o sa bahay ng kaibigan nila, nag-iiba yung tunog nung kanta nila, halimbawa. Ang una ko po tinatanong ay anong klase ba yung ginagamit nila na headphones o kaya ano, studio monitor, okay? Ngayon wala naman po sa brand yan eh. Pero hangga't maaga po, kaya nga hangga't maaari po ay gumamit tayo ng ano, nung kaya nga po gumawa yung mga manufacturer ng ano eh, ng tinatawag na studio headphones, studio monitor, iba po yung mga monitor sa mga ano, iba po yung magagawa na tunog ng studio monitor at studio headphones sa mga regular na headphones. Kaya po yung mga nagtatanong sa akin kung bakit nag-iiba-iba daw yung tunog nila sa yung tunog ng kanta nila o ng rap nila sa iba-ibang mga player, halimbawa ay tinatanong ko lagi kung anong klaseng ginagamit nila pang monitor o pang mixdown. Sabi nga nila ganito, itong brand na to, sabi ko, talaga po magkakaroon ng diferensya yan kasi katulad nito, malakas yung bass nito, pagka kinalikot ko to, ay mag-iiba talaga yung ano niya, yung tunog niya. Malakas yung, halimbawa lang to, malakas yung bass nito, tapos nilakasan ko pa, so mas malakas yung bass eh. So ang mangyayari ngayon, pagkatapos ko yung mix daw yung tugtog, iplinay ko sa ibang player, iplinay ko sa ibang patugtugan, ay basag na yung tunog. Halimbawa lang po ito, kasi nga po malakas yung bass, tapos nung tinimpla ko sa recording program ko, software, nilakasan ko po yung bass. So ang mangyayari, basag na yung tunog dun sa mga speaker na hindi naman pang talagang pang bass na ano, na tugtugan. Yun po nangyayari dyan. Pati po sa boses na ito, kumbaga ano na lang po ito eh, yung mga katulad ng mga Beats by Dre, pang soundtrip talaga yan, okay? Pang soundtrip talaga yan. Sa ngayon po, itong panahon na ito, April ng 2020, wala pa ako talagang naririnig kung nakikita na talagang pang studio na mastering o pang mixdown na klase ng Beats by Dre, halimbawa lang, okay? Ulitin ko po, April 2020, wala pa po nakikitang ganun. Kaya talagang iba po talaga ano, ang silbi ng studio headphones tsaka ng mga consumer headphones katulad ng mga ganito. Kaya kung napapansin nyo po, siyempre ako gusto ko rin minsan ng ano, ng malakas ang bass, lalo na ako ay bukod sa pagiging music producer ko tsaka sound engineer, studio sound engineer ay ako po ay DJ din. Kaya kung napapansin ninyo, magkaiba po yung ginagamit ko ng mga headphones sa bawat trabaho na ginagawa ko. Pag nandito ako sa studio ko, ito yung ginagamit ko.
kapag ako yung nagdi-DJ, ito yung ginagamit ko. O kaya ito, at iba pa. Kasi ito nga po, malakas yung mga bass nila, timplado ng mga tunog nila. Ito po ginagamit ko para ako mismo magtimpla ng tunog ko. Okay? So, yan po ang silbi niyan. Siguro ang madadagdag ko na lang, wala naman po ang kontra sa mga ano eh. Ulitin ko po sa inyo, wala pong problema yung mga Beats by Dre na yan. Talaga pong ano eh, hindi lang siya para sa akin. Pero bilip po ako sa, actually pangarap ko rin po magkaroon ng ganyan. Pero niisip ko na wala din namang pagagamitan dahil meron namang mga ibang medyo hawik sa tunog nila. Katulad na itong mga to. Okay? Wala po, ito po yung sinasabi ko, yung pinapaliwanag ko sa inyo. Hindi lang po ito para sa mga sound, studio sound engineer o mga music producer na pwede nyo nga ialimbawa. Para din po yan sa mga live live sound tech. Okay? O may mga mobile. Sa maniwala kayo, sa hindi. Sa 10 na mayroong licensed sound system o mga mobile. Okay, mga pumipiit sa mga concert. Siguro wala pa ako nakikita na walang kumalikot na equalizer nila. Wala pong pinakaiba yan. Okay? Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Tayo po bilang DJ o mga live sound engineer, siyempre tayo po, di ba, tinitimpla natin mga tunog nila. Dahil siyempre, pag una natin kinabit yung mga gamit natin, kadalasan yan, puro naka-flat lahat. Okay? Naka-flat lahat. So, saka natin sila titimplahin. Di po ba? Ganun din po yan pag ginamit ito sa studio. Kaya flat po ang tunog nito, yung flat response o yung frequency niya, flat. Okay? Wala po pinakaiba yan sa live sound tech, sound engineer, tsaka sa studio ano sound engineer, tsaka sa mga music producers. Gaya nga po na sabi ko sa inyo kanina, pareho ng trabaho yan, tungkol sa musika, pero makaiba ng paraan ng pinagagamitan. Pero lahat tayo ay kakalikuti natin yung mga gamit natin. Okay? So ulitin ko po, kaya po ang studio headphones ay ginawa para sa, kaya nga po tinawag na studio headphones, tsaka studio monitor, bukod po sa mga pang, ano, pang, yung mga tinatawag ng consumer electronics o consumer products o katulad ng mga headphones na mabibili niyo sa mga tindahan. Okay? So sana po nakatulong to sa inyo tsaka nakapagbigay ng linaw. Maraming salamat po sa inyo. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo. Okay? And ingat po kayo lahat. God bless you all. DJ Master Shock. Peace.